Sa hilip na Enero, sa Hulyo na raw sa susunod na taon, makukuha ng Pilipinas ang 10 milyong doses ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech sa Amerika. Ang dahilan daw ng pagkaantala, ang hindi agad napirmahang confidentiality disclosure agreement ng gobyerno. Balita hatid ni JP Soriano. Ayaw na raw manisin ng sino man ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez. Pero totoo raw na nasayang ang pagkakataon na makakuha ang Pilipinas ng 10 milyong doses ng bakuna ng Pfizer-BioNTech sa Amerika sa Enero. Hulyo pa lang daw nang mag-usap sina Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin Jr. at U.S. Secretary of State Mike Pompeo. Kaugnay sa posibilidad na maipila ang Pilipinas sa mga unang makakakuha ng COVID-19 vaccine mula sa Pfizer at iba pang pharmaceutical companies na nagde-develop ng bakuna sa Amerika. Hanggang sa nagsabi na raw ang Pfizer sa ating embahada na handa na silang tumanggap ng order para oras na maaprubahan ng Food and Drug Administration ng Amerika ay masuklayan tayo agad. Ayon kay Romualdez ni hindi humingi ng down payment ang Pfizer. Ang kailangan lang daw noon ng Pfizer mula sa ating gobyerno, mapirmahan ang Confidentiality Disclosure Agreement o CDA. Pero ang naturang CDA, hindi raw agad napirmahan at naipasa sa Pfizer. It took time for us to respond. So I called up the office of Secretary Madalena. I called up Secretary Madalena and asked him if he could help us in getting that done. And it was in fact in the office of Secretary Duque. So I guess that's where this whole dropping of the ball issue came about. The time for us to be able to get it earlier, like Canada, Bahrain, and Singapore and others, is gone because we needed to act quickly. Hindi man direktang pinapangalanan, sinagot na kahapon ni Health Secretary Francisco Duque ang patutsadang somebody dropped the ball. Napirmahan daw niya ang CDA sa Pfizer COVID-19 vaccine noong Oktubre. There is no such a thing as dropping of the ball. On October 20, on the day that this was given to me, submitted to me, I signed it already. Ayaw pangunahan ni Romualdez kung bakit inabot ng Oktubre bago napirmahan ni Duque ang CDA. Pero dahil naguunahan na ang lahat ng bansa, mainam daw kung naaprubahan ng mas maaga ang CDA. Tawag ng tawag sa akin yung tiga Pfizer following up. So talagang may sense of urgency. We needed to work on it quickly. And unfortunately, hindi nga natin na pirmahan kagad. Tuloy ang January 2021 naging June 2021 dahil marami ng bansa ang nauna sa pila. We did what we could here and talking to them and moving it quickly. And that's why that word or what Secretary Luxin said, somebody dropped the ball. In a way, parang ganun lang ngayon. Kasi siyempre yung bola nandito sa amin, galing sa kanya, pinasa namin, yung bola na wala. Last 3 minutes Kung yung pag-up sa basketball, di ba? But it's okay. We're still in play. Hindi pa namang tapos yung game. Wala pang bagong pahayag kaugnay nito si Duque. Nahuli man ng Pilipinas, irerekomenda raw ng ating embahada sa Amerika ang COVID-19 testing kit ng kumpanyang Elume. Mabibili ito over the counter at nakakahalaga ng $30 o mahigit 1,000 pesos. Inaprubahan na ito ng FDA ng Amerika. You can test your own in your home and you can get the results in 15 minutes and it's about 90 to 95% effective. So this tool or this particular new development is very important. So we're going to recommend that this be used by our government. JP Soriano, GMA News.